Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkakaaresto sa dating asawa ng abogado at politiko na si Senator Aquilino Coco Pimentel. Si Senador Coco ay nanilbihan bilang senador mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Naging Senate President siya noong 2016 hanggang 2018. Nanilbihan rin siya bilang commissioner ng National Youth Commission sa Mindanao. Pero ngayon, mainit na usapin ang pagkakaaresto sa kasong estafa ng dating asawa ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III na si Jewel Labaton ng Lawag City noong Lunes. Ayon sa ulat, dinakip si Labaton sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noon pang 2018 ni Judge Manuel B. Santa Cruz Jr. ng Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 226. Si Labaton ang binibining Pilipinas Universe noong taong 1998. Pinagbigyan siya magpiansa para sa pansamantalang kalayaan sa halagang 48,000 pesos. Noong taong 2000, pinakasalan ni Pimentel ang beauty queen na si Labaton. Ang pagmamahalan nila ay nagbunga ng dalawang anak, ngunit naghiwalay sila ng taong 2011 at napawalang bisa ang kasal noong 2018 dahil ikinasal na si Senator Coco sa isang chef na si Katrina Yu. Dahil dito, maraming mga netizens ang nagbahagi ng kanilang opinyon at ng kanilang komento tungkol sa isyong ito. Yan kasi mga hindi namumuhay ng simple, di makontento sa kung ano lang ang meron, mga maluho, kaya nakakagawa ng alam nilang di na tama basta sa pera, gagawin pa talaga, sabi ng isang netizen. Mabuti, hiwalay na kay Senator. Nako, hindi mabuting asawa pala, kaya hiniwalayan. May mga netizens rin na napataas ang kilay matapos makita na ginagamit pa rin ni Labaton na ang apelidong Pimentel para makapanloko ng iba. Kapal din ng Jewel, matagal nang naanal kay Pimentel, pero gamit pa rin ang apelyido para makapangloko. Matatandaan na naging usapin rin noon ang di umano'y pagsuway ni Senator Coco Pimentel sa mga health protocols noong kaputukan ng COVID-19 virus sa bansa. Ikaw, anong reaksyon mo sa videong ito? I-comment mo na yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at i-click ang notification bell button para palagi kang updated sa mga happenings.